Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nape-pressure na sa mga nagaganap sa inyo sa kasalukuyan dahil unang-unang pasok mo po ng taon ng 2021 or kakapasok lamang po ng 2021 eh kayo po ay kumbagay sandamakmak na ang mga problema pinagdadaanan lalo-lalo na ang mga pagkakalubog sa mga pagkakautang. Marami akong mga bossing na ganyan po ay pinagdadaanan sa kasalukuyan. Ngayon po mga bossing, ako po ay may i-share sa inyo na mainam niyo pong gawin upang sa ganon, yung mga problema niyo tungkol po sa pera ay masolusyonan. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa mga ganito mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Mga bossing ko ay hindi na makatulog sa dami po ng mga problema pinagdadaanan. Ay tunay naman mga bossing ko na napakahirap ng ganyang sitwasyon. Higit sa lahat kung hindi mo alam kung paano ka makakabayad sa inyong mga pagkakautang. Okay po sana kung marami kang utang pero alam mo naman na may kakayahan ka na magbayad at kayo mayroong negosyo or mayroong kayong pinapaikot. E paano na lamang po kung ang ulo po ninyo umikot sa sobrang kakaisip kung paano po magkakaroon ng pera, kung paano makakabayad. Nako, tunay namang napakahirap ng ganyan. Ako nga po dati hindi po makatulog dahil nga po sa lagi-lagi na lang may natawag po sa amin, minapunta po dito mga nananakot, iba't iba po mga bossing ko. Ang hirap po talaga ng ganyan kaya ako relate na relate sa mga ganyang sitwasyon. Ngayon po mga bossing, kapag po ikaw ay nape-pressure, hindi na makatulog, lalong hindi ka po makakaisip ng tama. Kaya maina mga bossing ko ay subukan nyo po itong gawin upang sa ganon ay mag-blow sa inyo ang kaswertihan. Kayo po ba mga bossing ko ay merong tanglad sa inyong puntahanan? Ayan po mga bossing, kahit mga tatlong tanglad lamang gumupit po kayo at pagkatapos ito mga bossing, kumuha ka ng isang stainless na kaldero. At pagkatapos nito, buksan nyo po inyo pong gripo at mga kalahati lamang po ng kaldero po ninyo ang tubig. Buksan po ang inyo pong kalan ng pinakamahina lamang at huwag nyo po itong tatakluban mga bossing. Kapag po ito may mga bubbles na, saka nyo po ilagay yung hinugasan nating tanglad, gupit-gupitin nyo po ito mga bossing or pwede nyo rin po itong ibuhol. At habang binubuhol nyo po ito, kayo po'y nananalangin na sa pamamagitan nito, kayo po'y suswerte na sa buhay. Kayo po ay kumbaga mga kabayad na sa mga pagkakautang at kailanman na hindi na kayo mangungutang, soon kayo naman po ang uutangan. Ngayon po mga bossing, makapangyarihan po ating pong bibig, wag po kayong mahiya na bigkasin po yan mga bossing, yung mga salitang ganyan na balang araw ay hindi na kayo mangungutang or kaya soon kayo naman ang uutangan. Makapangyarihan po ating pong bibig kung anong salitay na yan po'y magaganap. Kaya bukahin nyo na bukahin sa inyo pong bibig yung mga magaganda syempre at kalimutan na ang mga pangit na salitain. Ngayon po mga bossing, kapag mainit na yung tubig, unti-unti nyo nang ilagay ang ati pong ginunting-gunting or kaya ay binuhol na tanglad. Tatlong tanglad lamang mga bossing. Ngayon po mga bossing, doon sa pagkumulo na po yan, i-off nyo na ang kalan. Tapos, mga kalahating tabon tubig or isang tabo, kapag marami naman kayo pinagpakuluan, ay ibuhos nyo po ito sa main door po ninyo. Kasi sa main door, laging naglalabas-pasok po tayo dyan. Maaring labas-masok natin yan ay may pumasok na kamalasan sa atin. Kaya, kumbaga, mararamdaman nyo na parang lagi na lang kayo minamalas. Kaya kailangan meron tayong mabisang proteksyon at yung usok po niya na pinagpakuluan ng tanglad ay pantaboy ng mga kamalasan. At pagkatapos, idiretso na po ninyo ito sa CR. Ngayon po, saka nyo lang siya lalagyan ng asin kasi ipapaligo po natin to. Pero yung pagbubuhos sa main door po ninyo, wala po yung asin na, purong tanglad po yun na pinagpakuluan. Pagkatapos ito mga bossing, maligo muna kayo ng husto. Pagkatapos na po kayong maligo, saka po kayo mga bossing ko na kumuha ng kalahating tibang tubig, tapos ibuhos nyo itong pinagpakuluan natin na may konting asin, kanawin, tansyahin ang inyong balat kung kaya na po ninyo ito na ipaligo. Mula ulo hanggang paa, nagwi-wish ka na sa pamamagitan nito, lahat ng mga kamalasan nyo pinagdadaanan, maging sa pagkakalubog sa mga pagkakautang, ay itinatapon nyo na sa pamamagitan ng pampaswerteng tanglad na ito at ganoon din ng konting asin. Basta pagdating sa pagpapaligo, may asin mga bossing, pero kapag po ibubuhos sa main door, or kaya ibubuhos sa sahig, wala po yung asin na, tandaan nyo po yung mga
bossing, kasi baka kayo po eh, kahit yung ibubusa sa higit naglagay ng asin, negative po yan mga bossing. Marireverse ang lahat at yan po kasi natutunaw, kaya kailangan yung mga natutunaw na yan, pagpapahalagahan nyo, kagaya nasabi ko nga po sa inyo, yung pagdating sa kandila, kailangan yung pinagtunawan ng kandila, lilinisin nyo po kaagad. Hindi po ito nagpa-melt-melt na dyan sa may ano po ninyo sahig. Yan po ay negatibo. Kaya yung mga natutunaw, yan na nauwi sa abo, yan po ay may ibig sabihin po yan. Hindi po yan basta-basta mga bossing. Baka po, instead na kayo swertein ay negatibo. Kaya kung kayo po ay naniniwala sa ganito, subukan nyo po itong gawin mga bossing. Proven po ito na napakaswerte. Obserbahan ang mga malaking pagbabago magaganap sa inyong buhay matapos nyo po itong gawin. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Good luck po sa iyo lahat. Salamat po.